paano mag-add and subtract ng mixed numbers? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadaling, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa UMRPH. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba mag-add and subtract ng mixed numbers. So before you proceed to this, make sure na panood nyo muna yung part 1, which is adding similar fractions. Part number 2, adding dissimilar fractions, wherein I taught there yung dalawang method na magkaiba. Ayan. Tapos dito naman, hiniwalay natin yung mixed numbers kasi ito yung mas madaling process ng pag-solve ng mixed numbers. Adding and subtracting mixed numbers. So, kaya similar siya or dissimilar, sama-sama na yan dito. Ayan. So, let me first give you the steps kung paano mag-solve ng mixed numbers. Ganto lang. Steps in adding and subtracting mixed numbers. So, first, you have to add and subtract the integer or whole number part. Ayan. So, I'll discuss this later. Ano yung part na tinatawag ko dyan? Or sinasabi ko dito. Next, add or subtract the fraction part. So, that's for the step number 2. Step number 3. Combine or add the answers to step 1 and step number 2. So, let's do that. Now, let me first discuss kung ano yung part, whole number part or integer part, tapos yung fraction part na tinutukoy ko doon. So, ganito. Kailangan kasi nating familiar dun sa idea ni mixed numbers. So, dapat malalim yung pagkakaalam natin kay mixed numbers. Ganito yan. So, mixed numbers po kasi ay sum ng whole or integer, tapos ng fraction na proper. Ganda siya. Sum lang siya. That's 1 plus 1 half. So, ito, pwede mo siyang isulat na 1 plus 1 half. Ayan. Or, kapag nakakita ka ng problem na nag-plus lang ng whole number tapos ng proper fraction, pwede mo siyang idikit lang agad. Ayan. Ganun lang siya din. Ganun siya, kasimple. So, yan. So, ito, kapag hiniwalay ko siya, pwede yung ganito. 1 plus 1 half. Ayan. So, let's have another. Ito naman. Yung 2 and 3 fourth, kapag hiniwalay ko siya, pwede yung maging ganito. 2 plus 3 fourth. Again, naka-plus yung dalawa. Yung whole number part, tapos yung fraction part. So, ito yung tinutukoy ko doon. So, ito, yung 1 saka yung 2 dun sa kabila. Ito yung whole number part. Yung 1 dito, saka yung 2 dun sa fraction na yan. Yan ay whole number or integer part. Tapos ito naman, syempre, ito yung fraction part. Siguro familiar naman tayo dyan. Ito yung magiging fraction part. 1 half saka 3/4. Ayan. So, familiar lang tayo dapat doon, yung integer or whole number part, tapos fraction part. Kasi gagamitin natin yan sa step-by-step ng pag-solve ng mixed numbers. So, let's do that. Let's start with example number 1, 2 and 2 fifth minus 1 and 1 fifth. Ayan. So, ganito. Step number 1 natin, add or subtract the integer or whole number part. So, ganito lang. So, ito. Ito yung sinasabi natin whole number or integer part, 2 saka yung 1. So, since subtraction yung given, subtraction kasi minus, so, hiwalay lang natin yung 2 minus 1. So, that's 2 minus 1. So, ito yung whole number part, integer part. That's 2 minus 1. I-minus lang din natin kasi minus nga yung operation. So, hiwalay lang natin. Yan ang step number 1 natin. 2 minus 1. The answer is 1. Diba? Simple lang. Hiwalay lang natin muna na yung whole number integer part. Tapos after that, let's proceed to step number 2. So step number 2 naman, add or subtract the fraction part. So sa fraction part, ganito yan. Kunin natin yung fraction syempre. Fraction part na tayo eh. 2 fifth minus 1 fifth. Minus pa rin. Kasi minus naman talaga yung operation. So 2 fifth minus 1 fifth. So I hope nakakasunod. So step number 1, kinuha lang natin yung dalawang whole, dalawang integer. Tapos minus natin. Kasi minus yung operation. Sa pangalawa naman, kinuha natin yung 2 fifths saka 1 fifth para
i-minus din. Ayan. So, ito, since similar fraction, madali ito. Diba? Ang step lang dito, so sa step number 2 kasi, hindi ko na dinetail. Nandito kasi yung kung similar or dissimilar. So, kaya nga, make sure na panood natin yung part 1 tas part number 2 ng addition tas subtraction. Since similar, ang gagawin doon, kinokopya lang yung denominator, which is 5, tapos minus natin yung numerator, kasi minus yung operation. Copy the bottom number, subtract yung top numbers. So, 2 minus 1, that's 1. So, 1/5. So, okay na to. Kasi hindi na siya pwedeng ma-lowest term pa. Kung mixed number, ay kung improper ito, you may change that into mixed number muna. Or kung kaya pa siyang i-lowest term, i-lowest term pa. So, since dito hindi na, wala nang number na makadivide sa 1 saka sa 5, except sa 1. So, tigil na tayo dyan. Ang step number 3 natin, ito naman, combine or add. Combine or add the answers to step number 1 and step number 2. So, step number 1 natin is 1. Diba? Kukombine lang natin yan. This part, step number 3, we're getting the final answer. So, perform natin yung final answer. So, since hiniwalay natin kanina, pagkasamahin natin yung sagot. So, 1. So, combine lang natin. That's 1. Tapos, 1/5. So, pag-combine mo lang yung dalawa. So, yung sagot dito, pag-combine mo lang. And that will now be the final answer. So, ganun lang po kadali din si mixed numbers. Kailangan mo lang talaga alam kung ano mag-alin subtract ng similar sa dissimilar fraction. And so, let's have number 2. 9 and 5 over 7 plus 4 over 7. So, let's do the step-by-step process. So, this time, mixed number versus proper. Diba? Paano naman kaya yan? So, first, add or subtract the integer or whole number part. So, in this case, sir, paano po kaya yan? Wala pong number si 4 over 7. Meron yan. So, gagawa natin na paraan na magkaroon siya. Ano yon? Ano yung number na tinutukoy ko? Ayun, 9 lang. Pero dito, ang number kasi nakatabi dyan ay 0. Since wala kang makita, so magiging 0 yan. So, kung walang whole number part or integer part, para meron tayong ipa-plus, kailangan mong lagyan ng 0. Very important yun. So, 9 plus 0, the answer is 9. So, tapos tayo sa step number 1. Again, kung walang laman ito, gagawin mong 0. In case naman na ito ang walang laman, tapos nandun yung 9, 0 plus 9 yun. 0 dito, tapos 9 yung kabila. In case na baliktad. And so, make sure lang, kapag walang whole number part, edi 0 lagi. Ganun po siya. Next, step number 2, add or subtract the fraction part. So, 5 over 7 naman. Saka yung 4 over 7. So, i-plus din natin kasi plus yung operation dyan. So, 5 over 7 plus 4 over 7. So, since similar, again, madali pa ito ulit. So, ang gagawin mo lang dyan, kopyahin yung 7 sa baba. Tapos, i-plus yung 5 saka 4. 5 plus 4, that's 9. So, 9 over 7. Ayan. Tapos, i-lowest term natin kung kaya pang siyang i-lowest term. Is there a number that you divide 9 in 7? Wala na. Pero, since improper fraction to, I'm going to change this into mixed number. Ayan. So, change natin into mixed. Ayan. So, ito yung process na. So, divide mo lang si 9 sa kasi 7. So, 9 divide 7, that's 1. Tapos, so on. Makakuha natin yung 1 and 2 over 7. Paano nga po yun yung sasulat? Form ka lang ng letter J. 1 and 2 over 7. 1, unang dinaanan ng pagsulat natin. Sunod na dadaanan ay 2, tapos 7. So, that's 1 and 2 over 7. Ayan. So, dito ay 1 and 2 over 7. Ayan. So, okay na. Next, we're going to formulate the final answer now. So, step number 3, combine or add the answers to step number 1 and number 2. So, ito yung sagot sa step 1. Ito yung sagot sa step 2. Combine lang natin. Now, combine or add. So, in this case, specific na nakalagay na addition. So, i-add kasi natin dyan yung whole number part. Ganito lang po yan kasimple. 9, saka may 1. Pareho silang whole number part. I-add mo lang yan dalawa. So, hindi kasi yan pwede maging, sir, 91 and 2 over 7. Hindi ganon. So, hindi yan pwede. So, yung 9 saka yung 1, ipa-plus mo lang din. Yun ang magiging huling step natin. So, 9 plus 1, that's 10. Tapos, as is lang yung 2 over 7. So, the answer is 10 and 2 over 7. Again, yung 10 nakuha dito sa 9, saka sa 1. So, pinlas lang natin. Kasi dito sa combine, kailangan naka-plus. So, kailangan naka-plus yung whole number part. 9 saka 1. So, that's 10. Tapos yung 2 over 7, stay put lang. 2 over 7. Ayan. And that will now be the final answer. Sige. Isa pa.
1 and 1 over 6 plus 3 and 2 over 9. So let's do the step-by-step process. Add or subtract the integer or whole number part. So ito ay 1 saka 3. So whole number part niyan ay 1 plus 3. Bakit plus? Kasi plus yung operation. Plus mo lang. 1 plus 3 ay 4. Tapos next, step number 2 ay yung fraction part naman. 1, 6 saka 2 over 9. So that's 1, 6 plus 2 over 9. So naka-plus kasi plus yung operation. Ayan. Ito naman. Ito yan. So kailangan nga alam natin yung pag-a-add naman ng dissimilar. So dito, gagamitin ko yung long method. Yung LCD. Get the LCD. 6 saka 9. Ayan. So, separate mo siya sa scratch paper, I guess. So, 6 saka 9. Ano yung number naman ka-divide sa 6 saka sa 9? So, division ladder ang gagamitin natin dito. So, si 6 saka si 9, i-divide natin sa 3. Kasi divisible sila pareho sa 3. 6 divide 3 ay 2, lagay mo sa baba yung 2. 9 divide 3 ay 3, lagay mo sa baba yung 3. Next, yung 2 saka yung 3 naman. Easy tayo ng number ito pwede maka-divide sa 2 saka sa 3. Wala na. So, kung wala na, LCD ay letter L. LCD ay lahat ng nasa labas. Lahat ng nasa labas. L. Lahat. Labas. Multiply mo yung lahat ng nasa labas. 3 times 2 times 3. The answer is 18. So, 18 ngayon ang denominator na kailangan natin. So, doon, ang next step kasi doon, mag-form tayo ng fraction na naka-plus din, pero over 18 na pareho. Ayan. Kailangan kasi maging similar itong dalawa. Tapos next, isip tayo ng number na dapat i-multiply sa 6 para maging siyang 18. And whatever that number, you have to multiply that dun sa 1 din. So 6 para maging 18 times 3. Tapos, times 3 din tayo sa 1 para maging balance. Solve lang natin. 6 times 3 ay 18, so check tayo dun. 1 times 3 ay 3. Ayan. Next, ito naman. So si 9 saka si 18 naman. Sa second fraction tayo mag-focus. So anong gagawin ko sa 9 para maging siyang 18? That's multiplying by 2. So, times 2 ako sa 9. And para maging balance, times 2 ako sa 2. So, 9 times 2 ay 18. So, check na yan dyan. 2 times 2 ay 4. So, may 4 dito sa taas. Ayan. So, madali na siyang i-add kasi similar fraction na siya. So, ganito lang. So, kapag similar, copy the 18, this denominator, this LCD. Tapos, plus mo lang yung numerator. So, that's 3 plus 4, 7. So, ito na. Yung 7 over 18. Pero check natin, baka kasi pwede pa siyang malowest term. So, hindi naman to improper. So, hindi na siya kailangan i-mix number. Next, meron ba mga ka-divide sa 7 saka sa 18? Wala. Pwede ko pa siyang i-divide agad? Decimal ang magiging sagot. So, hindi rin pwede. So, 7 saka 18. So, okay na yan. So, step number 3 lang tayo. Combine or add the answers to step 1 and step number 2. So, equal lang tayo dito. Formulate tayo ng final answer. 4. And 7 over 18. So, combine mo lang yung dalawa. And that will now be the final answer. Ayan. So, ganun lang po yung process. So, sundin lang yung step by step. Yung ano muna, yung integer, tapos whole number, tapos yung fraction. Ito kasi kailangan master natin yung dalawang nauna. Paano mag-add ng similar, paano mag-add ng dissimilar. So, step number 3 naman, combine. Kung may parehong whole number, i-plus mo. Pero kung wala naman, pagdikitin mo lang, combine mo lang yung dalawa. Now, if you're ready, let's have our humor drill. So, I'll give you two items to answer. Isang similar na mixed, isang dissimilar para ma-practice natin pareho. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer number 1. So 5 and 6 over 11 plus 7 and 9 over 11. So let's add. So step number 1, i-separate natin si integer or whole number part. So 5 plus 7 yan. So yung integer or whole number part, 5 plus 7, ibababa muna. That's 12. Tama? Tapos after that, so yung ano naman, fraction part. So si 6 over 11 saka si 9 over 11. I-plus natin din yung dalawa. 6 over 11 plus 9 over 11. Ito madali kasi similar fraction agad siya. No need to get the LCD. Bakit nga similar? Kasi pareho yung denominator.
So, copyin mo lang yung 11 sa baba. Tapos, i-plus mo lang yung 6 sa kanyang 9. That's 15. And tapos, after that, so, since, check natin kung kaya pa siyang i-simplify. Is there a number that could divide 15 sa 11? Wala na. Pwede ko ba siyang i-divide tas whole number agad yung sagot? Hindi rin pwede kasi may decimal yan kapag sinol. Tapos, improper ito? Yes. E di ibig sabihin pwede ko siyang gawing mixed number. Of course. Gawin natin yun. So, 15 divide 11. So, this will now be the final answer ng or final na long division method. So, 15 divide 11, the answer there would be or sa improper or sa mixed number na sagot, that's 1 and 4 over 11. J lang. 1, 4, 11. So, that's 1 and 4, 11. So, okay na. Meron na tayong sa fraction part, meron na tayo sa integer part. So, combine na natin. Combine kung walang whole number. So, add natin kung meron. Si 12 sa kasi 1. So, since may whole number din yung sagot din sa fraction, ipa-plus natin muna si 12 sa kasi 1. So, yung 12 plus 1, so 13. So, 13 na yun. Tapos yung 4 over 11, kopyahin mo lang. And that will now be the final answer. So, ganun lang po kasimple. Again, once na may nakita kang, once na naging mixed number din yung sagot dun sa fraction, so ipa-plus mo lang yung whole number part dun sa naging sagot natin sa step number 1. Step number 2, ay, sorry. Problem number 2. 4 and 3 over 8 minus 3 over 10. Separate natin yung whole number part or integer part. Sir, wala na naman yung una. That's not a problem. Tama? Kapag wala, gagawin mo siyang 0. So, 4 minus 0 lang yan. Right? 4 minus 0 tayo. Tandaan, lagyan mo pa rin ng 0. So, that will give us 4. So, okay na tayo sa step number 1. Step number 2, lahat naman ng fraction ngayon. So, yung 3 over 8 saka 3 over 10. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay yung process ng dissimilar. Sir, bakit dissimilar? Similar po yan. Ayan. So, again, make sure alam kung paano magtingin ng similar saka dissimilar. Similar ay kapag same ang denominator. Dissimilar kapag hindi the same ang denominator. So, in this case, baka na-confuse kayo, sir, parehong 3 ang numerator. It doesn't matter. Diba? Hindi ba gumamatter yung numerator sa atin kung similar or dissimilar? Kasi tinitingnan lang ay yung ilalim. Ayan. So, dapat the same lang yung ilalim. Yun lang. Ang numerator, wala siyang kinalaman sa similar or dissimilar. Ayan. So, dun tayo sa long process. Kunin sa LCD. 8 sa kasi 10. So, sa scratch paper, kuhanin mo na sa LCD. 8 sa kasi 10, pagtabihin, division ladder tayo. Number na pwede makadivide sa 10, saka sa 8, 2. So, may 2 sa labas. 8 divide 2 ay 4, ibaba yung 4. 10 divide 2, that's 5, ibaba ang 5. Sa tapat ni 10. So, si 4 sa kasi 5, meron pa bang number na makakadivide sa kanila? Wala na. So, LCD, lahat, labas. Letter L. Lahat, labas. L. So, that's 2 times 4 times 5. The answer is 40. Tapos, since, yun nga, ang goal natin kapag dissimilar maging similar, so, create tayo ngayon ng dalawang fraction na naka-minus, pero over 40 na. Sorry, naka-minus po yan. Dalawang fraction na naka-minus, tapos, over 40. Ayan. So, tapos, kailangan natin maging balance. Maging 40 dapat itong 8 na yan. So, mag-times ako dyan ng 5, tapos mag-times din ako dito ng 5. Diba? Tapos, 8 times 5 ngayon ay 40, tapos 3 times 5 ngayon ay 15. Ayan. So, dito naman, sorry po ah, ito ay minus. Dito naman, si 10 sa kasi 40. Kailangan maging 40 si 10. Anong gagawin natin? So, times tayo ng 4. Tama? Times dyan ng 4, times ng 4 dyan sa 3. Bakit? Sabi nga natin, para maging balance pa rin yung fraction. So, 4 times 10 ay 40. So, tama tayo doon. 3 times 4 ay 12. So, sulat mo yung 12 sa taas. Ayan. So, tapos, so, since similar na siya, pa din natin gawin ito. So, copy natin yung denominator na 40. Tapos, 15 minus 12, the answer is 3. Eh, buti naman na bago ko na dito. So, that's 3 over 40. Tapos, simplify pa natin kung kaya. So, pwede ko na bang i-divide agad si 3 sa kasi 40? Pwede naman, pero decimal. So, wag yun. Now, is there a number that can divide 3 and 40? Wala na rin. Kaya ko ba siyang i-change sa mixed? Hindi na rin. Kasi hindi naman ito improper. So, okay na yan. 3 and 40. So, step number 3 tayo.
Combine and add the answers to step number 1 and number 2. Combine lang natin. Kasi wala naman itong whole number part. So, combine natin ito saka ito para makuha si final answer. So, that would be equal to 4. And, ikabit mo lang to, 3 over 14. And that will now be the final answer. Ayun. So, pasensya na po sa last, ano natin, last humor deal kung hindi ko nabago yung plus dun sa PowerPoint. So, yeah. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and i-click mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa UMRPH. And please do share this to your friends, to your classmates, especially to the parents na kailangan ng gatong lessons para maituro nila sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #UMRPH. Bye-bye! See you in our next video.